Hello guys, this is King and welcome to Pinoytube. So for this video, i-unbox natin at i-showcase itong JK-705 Retro Punk Colorful Mix Keyboard. So stay tuned guys! Yan. So welcome back guys! So ngayon sisimulan na natin yung tour sa box ng JK-705. So JK-705, nabili ko siya sa Shopee and ang presyo niya is nakadepende kung sino yung nagbibenta. Minsan 750 pesos to 850 pesos yung kanyang presyo. So sa harapan ng box ng JK-705, makikita natin yung pinakamismong itsura ng keyboard at sa likod yung kanyang specification. So meron siyang available na dalawang kulay, isang puti at isang itim. So ang pinaka layout nito guys, yung sa rest ng keyboard is aluminum daw na bakal. So para mas durable siya at hindi kagad nagwe-wear off yung kulay. Ngayon, habang ina-unbox ko to, magte-thank you ako sa mga bagong subscriber ng Pinoytube na mahilig manood ng loto. Kasi syempre guys, nagano na ako ng loto result. Kasi alam nyo naman, lahat naman tayo pare-pareho ang inabot ng COVID-19. So medyo short kami sa budget ngayon ng asawa ko. And so tatanggalin na natin yung cover niya. Bali yung JK-705, sa nakikita nyo guys, bilog yung mga keycaps niya and multicolored backlit siya. So multicolored, iba't ibang kulay pero hindi talaga siya RGB guys. So kung ano yung kulay na naka-preset sa kanya, yun lang yung magagamit natin na combination at on-off lang ang meron siya. So yung sinasabi nilang metal is yung pinaka nandito sa pinagpapatungan ng keyboard. So yan yung pinaka metal. And kaya ko rin siya nagustuhan kasi nga bilog yung buttons niya. Pero yung mga letters guys, sa nakikita nyo, hindi talaga siya transparent. So hindi lalabas dyan yung ilaw ng backlight natin. So yung ilaw natin ay makikita lang natin dito sa ilalim ng keyboard. Pero laser engraved naman daw yung mga letters, so hindi kagad siya mabubura. So, pero syempre hindi natin masasabi yung kasi malalaman mo lang na hindi siya nabubura pag matagal mo na siyang ginagamit. Kumbaga yung wear and tear performance niya. Ngayon, ikakabit natin siya sa power bank para makita natin kung iilaw siya kung power bank lang ikakabit. So, pag sa power bank siya kinabit, hindi siya iilaw ng matagal. So, kailangan ikabit ko siya sa computer ko. Yan. So, yung USB naman niya, sa dulo, parang durable naman, maayos naman yung pagkakabit. And, tignan natin yung likod. So, sa likod ng JK-705, makikita natin yung QC pass niya. Siyempre, yung water drip niya, pag medyo natapunan saglit ng tubig, meron siyang water drip. At meron din siyang stand para pag gusto nyo na inclined yung keyboard. Ayan. So, kakabit ko na siya sa computer ko guys at te-testingan na natin. Ayan. So, nakakabit na sa computer namin yung JK-705 na keyboard guys. And ito, paparinig ko sa inyo kung maingay ba siya o soft touch lang siya. Ayan. So, pag pinindot nyo siya ng malakas o yung barubal mode, hindi masyadong maingay yung tunog ng keyboard. So, advisable to dun sa mga taong ayaw ng maingay na keyboard. And tong keyboard na to guys ay membrane lang siya. So, kaya hindi siya masyadong maingay katulad ng mga mechanical keyboard. And, tapos yung ilaw niya, yung gaya ng sinabi ko, one color combination lang siya. So, what you see is what you get. So, yun lang yung kulay na meron siya. And so makikita nyo sa medyo nilayo ko yung camera. So yung nasa left side ay red, tapos sa gitna blue, sa bandang kanan ay green. So yan lang yung color combination na makikita nyo sa JK-705. Wala siyang ibang alternative na color combination. And para i-on off yung ilaw,
scroll lock lang yung pipindutin nyo. So, pag pinindot nyo yung scroll lock, off na siya. Tapos, pag pinindot nyo yung scroll lock ulit, ma-on na siya. Tapos, meron siyang multimedia keys. Gagamitan natin ng kombinasyon ng F1, FN button, plus F1 to F12. So, makikita nyo, iba't ibang buttons yung nandyan. Halimbawa, pag pinindot natin yung FN plus F1, home, FN plus F2, email, FN plus F3, search, FN plus F4, multimedia player, FN plus F5, play or pause, FN plus F6, back, FN plus F7, forward, FN plus F8, volume down, FN plus F9, volume up, FN plus F10, mute, FN plus F11, Windows key, at FN plus F12, calculator. Yan. So, yan yung pinaka shortcut ng keyboard na to. And kung sa presyo naman niya, normal lang sa akin para i-compare yung performance niya or yung ganda ng keyboard niya sa halagang 750 to 850. Okay naman kasi bakal naman yung dito sa pinaka layout ng keyboard. So, medyo durable siya and maganda naman yung keyboard. Kung gusto nyo naman matestingan yung keyboard nyo, kung gumagana lahat ng buttons niya, tulad nito, meron tong 104 keys. Pumunta lang kayo sa Google or sa Google Chrome nyo, tapos i-search nyo yung keyboardtester.com. So, nandun na yung pang-test nyo pag pinindot nyo lahat ng buttons, tutunog doon pag pinindot nyo at makikita nyo na napindot nyo nga yung button doon. Ngayon, kung maging interesado naman kayo sa keyboard na to, sa JK705, meron akong link dyan sa description box kung saan nyo siya mabibili. So, 750 to 850 pesos. Tapos, kung gusto nyo na bilog yung button, so kasi bilog yung button nito and aluminum nga yung design niya, kaso multicolored lang siya, hindi siya RGB. If you like the video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more Pinoytube videos, don't forget to subscribe. This is King of Pinoytube, signing out. Thanks for watching. Bye!